kinamusta ko ang mga dati kong kalaro. Ngayon sobrang dami ng anak, kamasaklap, wala pang trabaho, nagsipag-asawa, wala pang edad na 15. Kaya ngayon mukha ng 40 sa tunay na edad na 20. Nagbisto lang pabrika ng bata, ano pang magiging kinabukasan? Hindi, unti-unting libubuksak muna'y ng kamangmangan. Imbis na nasa paralan, nagtutulak ng kariton. Kaya mga wala mo ang ngayon, talabak na adik pagdating ng panahon. Maaga pala pagbubunga nga na marinig sa aking mga kapitbahay. Batuhan ng pinggan, bubugan nito, natural ng away ng mga mag-asawa na humantong na sa paghiwalay. Dahil hindi na nakayanan ang sobrang hirap ng buhay, tapos ipagyayabang na administrasyon na gumaganda raw ekonomiya. Eh bakit pahirap ng pahirap ang buhay ng masa? Taon-taon, libo-libo ang isipagtapos sa kolehiyo. Taon-taon, tumataas rin ang bilang ng walang trabaho. Ang katotohanan na bago ka matanggap sa malaking kumpanya, kailangan ikaw ay graduate ng UPILA sa Luatineo. Napakasakit isipin na may pinag-aralan ay diskriminado. E paano pa kaya mga di nakapag-aral na kababayan ko? Anong nangyari sa aking mga pangarap para sa aking lugar ng pinanggalingan? Akala ko pagdating ng araw magkakaroon ng kabularan. Mababago ang antas ng buhay na ng aking mga kababayan. Ako'y magbalik pagkaranan sa punta o kabalitaran ang nadatnan. Bumunga din sa akin ang gabundok na basura. Daan na dating simentado, ngayon sobra butik na, walang natirang bakanting lote na puno ng barong-barong. Masama ng amoy ng hangin kaya tinakpan kong aking ilong. Halos maligaw ako sa mga nakalitong iskinita. Ang makikitid na daan noon lalong sumikip pa habang tinatakang bahay namin. Pabulong na nagmura dahil kailangan kong lumusok sa lagpas tuhod na baha. Di maikukumpli na lalong naghihirap ang mga tao sa mga bahay na takpit-takpit, gulong na nakapatong sa yero. Madilim ang buong paligid dahil dumating daw ang Meralco. Hanggang ngayon pala ay puro pa rin jumper dito. Nandito pa rin ang sobrang habang pila ng balde at pinagtsatsaga ang supply ng tubig na kung dumating lang ay gabi. Bigla ko tuloy na lala mga pangako nung bata pa ako na mga nagsipagyaman ng ngayon ng mga traditional na politiko. Anong nangyari sa aking mga pangarap para sa aking lugar na pinanggalingan? Akala ko pagdating ng araw magkakaroon ng kabularan. Mababago ang antas ng buhay na ng aking mga kababayan. Ako'y magwalik pagkaranan sa punta o kabalitaran ang nadatnan. Buhay ng Pilipino ay tila'y sa patay na ilog na nila muna ng burak. Matatapos lang ang kalbaryo kung punyal sa dibdib itatara. Pagtrabaho man ang magtrabaho hanggang sa dugo ang pumatak. Ilipas ang mahabang panahon at mananatili pa rin mahirap. Tumigil na sa pag-ikot ang simbolong gulong. Ang mga minalas na nasa ilalim ay tuluyan ng nabaon. Gobyerno hindi na nagbago, tila bearing na kinalawang na bulok na sa mahabang panahon. Sistema hindi na napalitan, ito ang pilit tinatago. Tunay na mukha ng Pilipinas at hindi ang madalas ipropaganda ng mga gusaling matataas. Ilang porsyento ba ang mga squatter sa bayan natin ngayon? Ilang porsyento rin ang mga nangingibang bayan ngayon? Bakit may mga tao tuluyan na palayo ang loob sa Diyos? Simbahan pera ang nangingibabaw hanggang sa itaas, habang ang karamihan ay naghihirap at ila isang daga. Nagpapakasarap sa malapalas yung tirahan ng mga obis. Anong nangyari sa aking mga pangarap para sa aking lugar ng pinanggalingan? Akala ko pagdating ng araw magkakaroon ng kabularan. Mababago ang antas ng buhay na ng aking mga kababayan. Ako'y magbalik pagkaranan sa punta o kabalitaran ang nadatnan. Aking natuklasan na bigo ang pangarap para sa aking lugar na pinanggalingan.